sabi ko nga noong press con ko, di ba, there's some sort of inappropriateness. Inappropriate sa ginawa niya. Pero sa kanila na yon, sa organization na yan, as commander-in-chief, hindi dapat ganyan ang reaction mo. Ang dami-dami mong pwedeng reaction, pero hindi dapat na pinagtatawanan ninyo ang bata. Especially, ang bata who swore to give his life to this country. Sa AFP, AFP na yan. Pero ikaw, as president, diba? Walang nagulat na may foreigner kidnapping. Walang nagulat nung nagsabi ako, mata pobre ang presidente. Huh? Pero lahat, nagkagulo na sa desecration of the dead kuno, na hindi naman. It's taboo. Hindi siya krimen. Ma'am, kayo ni President Marcos, may pagkakataon pa ba magkaayos po kayo? Sabi ko nga kanina, silang lahat, mag-sorry sila doon sa lahat, mag-iisipan ko. Ma'am, actually sa press, kung halata ang galit, kayo ang inikintim, bukod sa binanggit nyo na nag-umpisa na toxic ang relationship niyo with Gideon during that graduation, kontrolado ang lahat ng tao sa gobyerno at yung bansa. Kung ako ba pangulo, sasabihin ko na magtrabaho na tayo lahat. Ilan na lang? Ilang years na lang? 4 years na lang? 4 years is a short time for a president. Speculate on his soundness of mind. Ma'am, nasabi po ng mga House leaders naman po kasi na ginagawa po ni Pangulong Marcos ang lahat ng kanyang ginagawa to raise the Philippines na global stage as parang iniiba nilalagay yung ano, yung difference niyo between the president and you, ma'am. Ano po masabi niyo po sa comparison between you and the president? Ano-ano bang nire-raise nila sa global stage? Ano, asaan doon? Saan doon? Kasi we're not hitting our targets. We're not becoming a middle-income country. Anong na-raise? Well, pinopromote yung West Philippine Sea and all, yung ano, gusto ko. Well, that's geopolitics and that will be in another, ano, madami na kayong material. Okay, next question, Jason. Ma'am, tungkol po dun sa pag-isipa, pagpunta nyo sa Kapilaran, ano po masasabi niyo na sinabi ko nila para ginawa niyo lang yung to be safe from the public? Ano bang ginawa niyo dun pala? Opo, yun po naman ang ginawa niyo. Ayan, kasi yung problema sa kanila, kasi hindi niyo ako kilala eh. Eh, kung sa Davao yun, hindi ako papansinin eh. So, diba? Kung sa Davao yun, sa Davao ginagawa ko yun. Hindi na ako pinapansin ng mga Davaoenyo kasi normal sa kanila yun. Bakit ako umabot sa Baclaran? Kasi nag-trick or treat ako. Eh, kailangan ko ng butterfly na gagawing corona. Na, the next day na yung trick or treat, wala pa akong corona. So sabi ko, maghanap tayo sa sidewalk ng mga butterfly. Umabot kami sa Baclaran. Ma'am, saan nangyayari ngayon sa politik? Totoo yun, ni AI yung TikTok video ah. Kailan yun? Ako yun. 3 videos yan. Sabi nung kasama ko, sabi niya, ay, content creator na ako. Sabi niya, pwede mo bang tulungan yung account ko? Oo. Well, hindi ko alam kung paano kumita, pero sinabi niya, content creator ako, kasama namin yun. Pwede mo ba ako tulungan? Sabi niya, i-promote mo yung account ko. And then sinabihan ko siya, anong kailangan ko gawin? Sure, sabi ko, maliit na bagay. Anong kailangan ko gawin? Sabi niya, sumayaw ka lang. So, tinuruan nila ako, and then sumayaw. Ma'am, saan nangyayari ko ngayon sa politika? Ano yung payo natin sa ating mga kababayan? Ang
Hayo ko sa mga kababayan natin sa mga nangyayari sa politika ngayon ay mag-demand kayo sa mga kandidato sa susunod na taon na election. Mag-demand kayo sa kanila. Anong nagawa niyo? Anong plano niyo? Magpa-drug test kayo. O sige, extend na natin. Magpa-neuropsychiatric exam kayo. Mag-demand kayo sa mga kandidato. Last question from Reuters. From Reuters po, speaking of elections, bakit hindi tumakbong mayor si former President Duterte? And then bakit walang Duterte sa mga senatorial elections? Tumakbo siyang mayor si PRD. Sa senatorial elections, bakit walang senatorial elections? Hindi ko alam. Ang pagtakbo kasi, it's a personal decision. So, hindi ko alam bakit walang tumakbo sa kanila as senator. Thank you. Ma'am, your message na lang to the Filipino people, lalo dito mga minensyo na di-discarded dahil nga pagkakas na din yung pagkakautawangan ni BBM, ma'am. So, what can you assure the Filipino people? Okay, ang unahin ko muna ay yung mga nasa gobyerno na tulad ko, magtrabaho tayo. Magtrabaho tayo kung ano yung mandate natin sa opisina natin, gawin natin yun. Yun ang expectation ng mga tao. Sinasabi ko, ulitin ko, hindi ako ang problema, pero ako yung ginagawa ninyo ng problema. Ang totoong problema, kawalan, kahirapan, kagutuman, kriminalidad, terorismo, konsarinsiya, lahat ng kung ano ang problema 10 years ago, 20 years ago, nandito pa rin sa ating bayan. Magtrabaho tayo. At sa ating mga putante, mag-demand kayo sa mga kandidato ngayong darating na eleksyon na labas and beyond sa pera na binibigay nila sa inyo na pambili ng boto. Ano ba talaga ang magagawa nila para sa inyong lugar, para sa ating bansa? At demand nyo yung drug test at neuropsychiatric test ngayon na. And then, to the Filipino people, sa lahat ng aking mga kababayan, hindi tayo uusad kung puro korupsyon, politika, at pang-aatake ang gagawin ng gobyerno. Correct. Tama ka. Ang ginagawa ng gobyerno, they silence people. Talk about the truth, the harsh truth. Kaya dapat ay lumaban. Demand nyo sa gobyerno. Kala ko dapat lumaban. Demand nyo yan sa amin. Magtrabaho kayo. Para we see a better Philippines in the next year and in the years to come. As I said, I am nothing of unstable, unbecoming, unsound mind. I am just unforgiving, unyielding, and unbowed. Yes, correct. Okay. Thank you, Ako yuyuko sa inyo, ha?